albularyo ng dilim. Kumusta po kayo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sityo Bangungot? Ako po si Adelaida ng Southern Visayas. Nung bata pa po ako, tuwing Semana Santa, umuwi po ang panganay na kapatid ng mama ko. Kasama po niya ang pamilya. Lagi akong natutuwa kasi makakalaro ko na naman ang pinsan kong si Chloe. Nasa 9 taong gulang na po ako noon nang maranasan ko ang kakaibang karanasan dahil na rin sa aking kakulitan. May katigasan po talaga ang ulo ko noon at hindi ako nakikinig sa utos ng mga matatanda. Napakarami po kasi nilang paniniwala tuwing Semana Santa. Noong bata pa ako, iniisip kong panakot lang nila yon kasi ayaw naming matulog tuwing tanghali. Kahit sa gabi ay nahihirapan silang patulugin kami ng maaga. Lalo na kapag magkasama kami ng pinsan kong kaidaran ko rin. Nakakatulog na lang po kami dahil sa pagod sa paglalaro. Mag-alas 9 na ng gabi noon ang pagalitan kami ni Chloe. Ayaw pa rin kasi naming magpaawat sa paglalaro. Nagtatago pa kami sa loob ng malaking cabinet para lang hindi kami mahanap. Doon kami nagkwekwentuhan ng pabulong. Pero nalaman ng lola ko na naroon kami kaya bigla niyang binuksan ang cabinet. Nagtakbuhan kami ni Chloe palabas dahil may dalang walis si lola para ipalo sa amin. Tumakbo si Chloe sa kwarto nila. Ako naman ay napatakbo sa kusina dahil nauuhaw ako. Nasa may pintuan na ako ng kusina nang marinig kong nag-uusap ang mga magulang namin ni Chloe pati si Lolo. Pinagsasabihan ni Lolo si na mama na iwas-iwasan na raw ang paggamit ng matalim na bagay kagaya ng kutsilyo, itak at gunting. Delikado na raw kasi ang masugatan. Hindi raw gagaling, sabi ni Lolo. Dahil bata pa ako noon, nagtataka ako kung bakit hindi gagaling ang sugat. Dahil nga mausisa ako noon, inisip kong nananakot na naman ang lolo ko. Pero si na mama, paniwalang paniwala naman. Kinabukasan ng magising na si Chloe, binulungan ko siya na maglaro kami sa may manggahan. Para kako, malayo sa paningin ni lola, para hindi kami mapagalitan. Dahil nga naiinib na rin si Chloe noon, pumayag siya. Wala naman kasi kaming magawa noon. Wala kaming libangan. Kapag nasa bahay, puro utos lang nila ang sinusunod namin. Tapos kapag wala nang gagawin, pinapatulog na kami. Inip na inip kami kaya pagkatapos naming kumain ng tanghalian, tinulungan ako ni Chloe na iligpit ang pinagkainan at hugasan na rin ang mga ito. Pagkatapos, palihim kaming nagpunta sa manggahan na nasa likuran lang naman ng aming bahay. Nagdala kami doon ng ilang mga laruan. Nakatago kami sa puno ng mangga para hindi kami makita. Kasi kapag makita kami, tiyak, pauuwiin na naman habang pinapalo. Panay ang tapik ko sa binti at braso dahil ang daming lamok na nangangagat. Tapos maya-maya ay naramdaman ko pang may mga kumakagat sa akin bukod sa lamok. Nang tingnan ko, marami palang langgam sa napwestuhan ko. Tinawanan naman ako ni Chloe dahil pinagkakagat na nga ako ng langgam. Talon ako ng talon dahil pinapagpag ko ang langgam na umaakyat na sa binti ko. Sa kakatalon ko nasabit ang pa ako sa nagkalat na tuyong sanga. Nagkasugat ako noon sa binti. Bigla akong kinabahan kasi naalala ko ang sabi ni Lolo na masama na raw magkasugat dahil hindi nagagaling. Kaya nung araw na yon, pakiramdam ko talaga lalaki ang sugat ko hanggang sa hindi nagagaling. Tapos naisip ko pa na baka maputulan ako ng binti. Nagsimula na akong umiyak noon at sinabi ko kay Chloe na may sugat na ako sa binti
at baka hindi na gumaling. Tawang-tawa naman ang pinsan ko sa akin kasi maliit lang naman daw ang sugat ko, pero takot na takot ako. Pero dahil bata pa nga, natatakot ako sa sinabi ng lolo ko. Umiiyak akong umuwi ng bahay at sinabi ko kaagad sa nanay ko ang sugat. Pero imbis na gamutin niya, kinurot pa niya at galit na pinapasok sa kwarto para matulog. Kung saan-saan daw kasi ako nagpupunta, kaya ako nagkakasugat. Ang sabi po ng nanay ko, Sir Jupiter, nilagnat daw po ako noon kinagabihan. Ang taas daw po talaga ng lagnat ko at nagsasalita na ako. Takot na takot daw ako at sinasabi ko raw na hindi nagagaling ang sugat ko. Dahil probinsya po kami at malayo sa paggamutan, dinala daw po nila ako sa albularyo para ipagamot. Pero ilang albularyo na raw po ang napuntahan nila at lahat ay tumanggi na gamutin ako dahil wala raw po silang kakayahan na manggamot. Gabing-gabi na po noon at wala na ring alam sila nanay kung saan pa ako dadalhin. Inuwi nila ako sa bahay at binantayan ako ni nanay. Matyaga niya raw akong pinupunasan ng maligamgam na tubig. Pero nung umaga na, hindi pa rin daw bumababa ang lagnat ko. Biyernes Santo na raw po noon. Naisip ng tatay ko na puntahan ang kapatid ng tatay niya. Ang alam daw kasi niya, marunong yun manggamot. Dali-dali daw pong nagpunta sa bahay ang kapatid ng lolo ko sa angkan ni tatay. May mga dala na raw itong gamit sa panggagamot. Nang makita raw niya ako, gulat na gulat daw siya. Tinanong daw sila kung anong nangyari sa akin. Pero dahil nga wala naman silang alam na naglaro kami ni Chloe sa manggahan, kaya hindi nila masagot. Si Chloe naman ay hindi nagsasalita dahil takot na takot daw siya na baka pagalitan. Bigla raw akong nagwawala nang dumating ang manggagamot. Nagsasalita raw ako pero hindi daw nila maintindihan ang sinasabi ko. Sobrang bilis ko raw magsalita. Maliit at matinis daw ang boses ko. Tapos tumitirik na raw ang mata ko. Sobrang nag-aalala na sila sa akin. Ilang kalalakihan na raw ang pumipigil sa pagwawala ko pero hindi raw ako mapigilan sa pagwawala. Nagpakuha raw ng bao ang manggagamot para gamitin niya. Tapos inilabas na raw ng manggagamot ang mga dalang gamit mula sa bag niyang kulay itim. Pagkalabas daw niya ng mga yun, kitang-kita raw ni nanay at mga tao sa bahay na biglang bumaliktad ang nakasabit naming krus sa dingding. Tapos ang kalendaryo naming may larawan ni Mama Mary ay bigla raw nahulog sa sahig. Doon na raw sila biglang kinilabutan. Tinatanong daw nila ang manggagamot kung ano raw ang nangyayari sa akin, pero ang sabi lang, malakas ang sumasalbahe sa akin. Nagkalat daw talaga ang kampon ng dilim ng ganoong araw dahil wala silang kalaban. Malakas ang kampon ng dilim tuwing Biyernes Santo. Gusto rin daw magtanong ni nanay kung bakit ang mga gamit ng manggagamot lahat ay kulay itim. Pero hindi na lang daw niya ginawa dahil mas naisip niyang dapat ay gumaling ako. Natatakot na rin siyang mapahamak ako. Sinindihan daw ng manggagamot ang dala niyang itim na kandila at ipinatong sa kabiyak ng bao na may tatlong mata. Itinaob daw yung bao sa kaduon itinulos ang kandila. Tapos nagdasal daw ang manggagamot habang hawak ang itim niyang manika. Habang ginagawa daw niya yun, nangingisay daw at tumutulo na ang malapot kong laway. Nanglilisik na raw ang mata ko. Galit na galit daw ako sa manggagamot
Pinapatigil ko raw sa ginagawa at pinapalayas. Tapos sinasabihan ko raw na walang utang na loob ang manggagamot. Pagbabayaran daw niya ang ginagawang pagtulong sa mga tao. Pero hindi raw ako pinapatulan ng manggagamot. Tuloy-tuloy lang daw sa ginagawa. Kaya ako raw galit na galit at nagwawala. Sumasabay raw ang pagwawala ko at pangingisay. Nang tangkain daw akong hawakan ng manggagamot, bigla ko raw sinipa. Sumalya raw ito sa dingding. Pero bumangon uli ang manggagamot, sinabihan daw ang mga humahawak sa akin na higpitan pa sa paghawak dahil kailangan daw akong kuhaan ng buhok at kuko. Kaya ang ginawaan raw sa akin ni natatay ay tinalian na ako ng lubid sa kamay at paa. Pero hinahawakan pa rin nila ako matapos talian dahil nagwawala pa rin daw ako. Gusto ko raw tumakas. Galit na galit daw ako sa albularyo nang gupitan ako ng buhok at kuko. Inilagay daw yon sa papel na kulay pula at binalot, pagkatapos ay inilagay sa bao at sinunog. Nang maging amo na raw, pinahiran niya ng abo ang manika. Tapos pinahiran din daw ako ng abo sa noo, sa kamay, sa paa at sa tuhod. Pagkatapos ay muli raw nagdasal ang albularyo. Kumalma na raw ako matapos magdasal ang albularyo, pero nakita raw nila yung manika na gumagalaw. Parang nangingisay daw ito. Pagkatapos ay biglang humangin at namatay ang kandila. Nagsigawan pa raw sila dahil pati ang mga ilaw ay namatay at nakita pa raw nilang bumuwal ang manggagamot sa sahig. Nagtakbuhan daw sila sa isang sulok at doon sila nag-ipon-ipon. Nagdasal na raw sila dahil sa takot. Ang mga babae raw ay umiiyak na, hindi na raw nila malaman ang gagawin. Maya-maya raw naririnig nilang lumalakas ang pagdarasal ng albularyo. Iba raw ang lengguwahe ng dasal niya. Yung sobrang dilim at tahimik ng gabi ay tanging boses na lang ng albularyo ang naririnig nilang nagdadasal. Tapos naririnig nilang may sumasabay na boses sa manggagamot habang nagdadasal siya. Sinasabayan daw siya sa pagdarasal. Tapos naririnig din daw nila na umuulo ko na para akong nasasaktan. Sabi ng nanay ko, kahit takot na takot daw siya at kahit madilim, tinakbo daw niya ako. Niyakap daw niya ako habang umiyak. Sinasabihan daw niya ako na labanan ko raw ang sumasalbahe sa akin. Magdasal daw ako. Pero bigla na lang may tumatawa na hindi nila alam kung saan nang gagaling. Paiba-iba raw ang pinanggagalingan na direksyon. Nabuhayan sila ng loob ng magkaroon ng liwanag dahil pinilit na sinisindihan ng albularyo ang kandila gamit ang posporo. Kapag lumalapit na raw ang palito sa kandila, namamatay ang sindi. May umiihip daw. Pero pinilit pa rin sindihan ng manggagamot hanggang sa magtagumpay siya. Yung tumatawa, bigla na lang sumigaw ng galit na galit sa ginawa ng albularyo. Mabilis na kinuha ng albularyo ang manika at ibinalot sa pulang papel habang dinadasalan ito. Pagkatapos ay inilagay sa bao. Kinuha niya ang kandila at pinatakan ang manikang nakabalot ng pulang papel. Paikot-ikot itong pinatakan hanggang sa mapuno na ng patak ang papel. Pagkatapos, sinindihan na niya yun. Habang unti-unti raw na natutupok ang manika, unti-unti na akong kumalma. Pawis na raw ako at hinahabol ko ang paghinga. Nang maging abo na ang manika, doon pa lang daw ako tuluyang gumayos. Pero, hinang-hina na. Wala akong alam sa mga nangyaring yun, Sir Jupiter. Ang alam ko lang,
Masama ang pakiramdam ko at nanlalambot ako. Tapos, nakahiga lang ako. Pakiramdam ko ay gusto kong matulog, pero may pumipigil sa akin. Hanggang sa nandilim ang paningin ko, wala na akong makita. Nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko ay walang hangin kahit kaunti. Pigil na pigil ako sa paghinga dahil tinitipid ko ang hangin. Naisip ko kasi na baka maubusan ako at mamatay ng tuluyan. Naiiyak na ako dahil wala akong naririnig na ingay sa paligid. Tinatawag ko sina nanay, si tatay, pati si lola. Pero nakarinig ako ng tumatawa. Pinagtatawanan lang ako. Tapos sa sobrang dilim ay naaninag akong anino na mas maitim pa sa kadiliman ng lugar na yun. Bigla siyang lumilitaw at bigla ring nawawala. Kapag sumusulpot siya ay napupunta siya sa ibang direksyon, tapos kapag nawawala naman ay umaalingaw-ngaw ang pagtawa niya. Takot na takot ako noon. Nakita ko rin ang anino na unti-unti nagkakasungay. Humaba ng humaba ang sungay niya na parang susuwagin ako. Nagkaroon ako ng pag-asa nang marinig ko ang nanay ko. Tinatawag niya ako. Sinundan ko ang tinig niya at ilang sandali lang ay nakadilat na ako. Pagtingin ko, una kong nakita ang matandang lalaki na nasa panan ko. Tapos nakita ko rin ang mga gamit niyang nakakatakot kasi kulay itim. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko talaga, katapusan ko na. Nagtataka pa ako dahil gising silang lahat at pinagtitinginan nila ako. Nilapitan ako ni Lola at tinanong kung ayos na raw ba ako. Tumango ako at sinabing nanlalambot ako at nauuhaw. Kaagad niyang pinakuha ng tubig ang tita ko, tapos pinainom nila ako. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng lakas nang matapos akong uminom ng tubig. Maya-maya itinawag ng matandang lalaki na gumamot sa akin ang tatay ko. Iniaabot niya ang bao. Sabi niya dalahin daw niya ito sa malayo at ibaon sa lupa. Dapat daw sa lugar na hindi na pupuntahan ng mga tao para hindi na makabalik ang demonyong ikinulong niya sa manika. Sinabihan pa ang tatay ko na kahit anong mangyari daw ay huwag siyang hihinto o lilingon sa paglakad hanggang sa makakita na siya ng lugar na pagbabaunan. Huwag din daw siyang sasagot kapag nakarinig siya ng pagtawag. Huwag din daw siyang matatakot kapag nakarinig ng mga pagtawa. Huwag daw siyang papahadlang. Dahil kapag nangyari yun, babalik daw sa amin ang demonyo. At sa oras na yun ay magiging mas malupit ito. Kailangan daw na maibaon sa lupa upang makulong uli sa pinanggalingan niya. Nakatulog na ako ng matiwasay ng gabing yun, Sir Jupiter. Inaumagahan dinanong nila ako kung ano ro ba ang nangyari sa akin. Kinuwento ko na naglaro lang kami ni Chloe sa manggahan sa likod bahay. Pinagalitan ako ni Lola. Tapos ikinuwento niya sa akin ang nangyari. Sabi niya, matuto na raw akong makinig at sumunod sa utos ng matatanda. Doon ko nalaman na totoo pala talaga na kapag Biyernes Santo ay nagkalat ang kampon ng dilim at noon din ako natutong sumunod sa mga utos nila, lalo na sa mga pamahiin.
Nagkwento na rin ang tatay ko sa amin sa kung ano ang nangyari sa kanya habang bitbit daw ang bao na may lamang abo ng manika. Kasama raw niya ang tito ko na ama ni Chloe. Naglalakad daw sila at naghahanap kung saan pwedeng ilibing ang baho. Ang tito ko raw ang may dala ng flashlight. Ang likot daw ng flashlight kasi nanginginig ang tito ko. Pareho daw silang natatakot habang naglalakad kasi nasa isip daw nila ang bitbit nila ay demonyo. Habang naglalakad daw sila, nakakarinig sila ng kaluskus sa damuhan na sinusundan sila. Mas lalo daw nilang binilisan ang paglakad. Wala raw silang imikan na dalawa. Sinunod daw nila ang utos ng albularyo hanggang sa makarating daw sila sa kakahuyan. Huminto na raw sila doon dahil hindi na raw yun pinupuntahan ng tao. Sobrang malayo na raw kasi sa kalsada. Nagsimula na raw ang tito ko na maghukay sa lupa gamit ang dala nilang pala. Nagpapalitan daw sila sa paghukay kasi ayaw daw nilang ibaba ang bao. Kapag ang tatay ko na ang maghuhukay, ibinibigay daw niya ang bao sa tito ko. Dahil daw sa takot nila hindi na napansin na napalalim na raw ang hukay na nagawa nila. Lagpas tuhod na raw ang lalim at ang lawak naman daw ay isang dipa. Nang mapansin daw nila na malaki at malalim na, saka raw nila inilagay ang baho. Halinhinan daw sila sa pagtatabon ng lupa. Napansin lang nila na mas madali raw maghukay pero ang pagtatabon daw ang napakahirap. Pinagpapawisan daw sila at ang pala daw ay bumigat. Habang nagtatabon daw si tatay, nararamdaman niya ang ngawit ng braso niya. Panay daw ang pahinga niya. Ang ginawa daw ni Tito ay kumuha ng tuyong sanga at ginamit yun sa paghulog ng lupa sa hukay. Sa tantsaro nila, mahigit 30 minutos ang itinagal ng pagtatabon nila. Mas matagal pa raw ang pagtatabon kaysa sa paghuhukay. Nang matabunan na raw nila ang hukay, nagmadali raw silang umuwi. Wala raw silang lingon-lingon sa pinanggalingan para daw silang naguunahan ni Tito na makauwi ng bahay. Nakahinga lang daw sila ng maluwag nang matanaw na nila ang bahay namin. Nang masiguro ng albularyo na nailibing ng maayos ang bao, nagpahatid na siya sa kanila. Sir Jupiter, ang tatay ko po ang nagkwento ng tungkol sa kamag-anak nilang manggagamot. Walang nakakaalam na manggagamot siya maliban sa kanyang angkan. Hindi rin daw ito nanggagamot maliban na lang kapag Semana Santa. Dahil mas malakas daw ang kapangyarihan niya kapag ganoong panahon. Nagsimula raw na magkaroon ito ng kakayahang manggamot noong nagkasakit din ito araw din mismo ng Semana Santa. Hindi rin daw ito naniniwala sa pamahiin noon. Matigas din ang ulo niya. Ginamot daw siya ng albularyo bago pa sumapit ang Biyernes Santo. Dahil kapag dumating ang araw na yun, hindi na raw siya mapapagaling. Biyernes Santo, matapos niyang gumaling sa sakit, may nakita siyang nilalang. Sinundan daw niya yun hanggang sa kakahuyan. Inakala raw niyang kamag-anak niya ito na may pupuntahan lang, kaya sumama siya. Pero nang maabutan niya, saka lang nalaman na hindi pala tao. Maitim daw ito at mapula ang mata. Habang tinititigan daw niya, ay nagkakasungay ito. Dali-dali daw siyang umuwi ng bahay. Mula raw noon, lumakas ang pakiramdam niya. Pero mas malakas daw ito tuwing Semana Santa
lalo na kapag Biyernes at Sabado. Dahil sa takot niya, lumapit siya sa albularyo at nagpaturong manggamot. Dahil iniisip niya, mas mapoprotektahan siya. Pero nalaman nilang galing daw sa dilim ang kanyang kakayahan. Dahil nakakapagpagaling lang siya kapag Semana Santa at ang ordinaryong araw lang ng Biyernes. Pero dahil sa takot niya sa Diyos, ginagamit niya ang kakayahan na panlaban sa kampon ng demonyo, kaya galit na galit sa kanya ang mga ito. Mahigit 30 taon na ako, Sir Jupiter, nang mamatay ang albularyong kamag-anak ng tatay ko. Hindi ko na pinangalanan dahil ayokong malaman ng iba kung sino siya. Pero malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan. Mabuti po siyang tao. Mahusay makisama. At palakaibigan. Talaga palang mahina ang kapangyarihan ng mga albularyo tuwing Holy Week. Naglipa na pala ang dilim sa mga ganitong panahon. Kung meron po kayong alam na ibang pamahiin sa mga araw na ito, maaari pong pakilapag sa comment box. Walang masama kung susunod lang tayo para na rin sa ating kaligtasan. Lakipan natin ng malakas nating pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Marami pong salamat sa inyong lahat at mag-iingat po tayo. More power po sa inyong channel.